pas yang gue masuk si brother aku. Pagbuksan mo na sila. Pwede na silang pagbuksan. Ay, nakawis. Yung white.
congratulations po. Naramdaman mo ba? Heavenly Father, patuloy Panginoon ang mga inibubulting papasalamat Panginoon ko sa kadangilan ko order yan sa pamamagitan ng Panginoon ko. Yung Panginoon ang panahon sa labas ng Panginoon ay masungit but still order God ay yung continue to guide na sa Panginoon ko to celebrate Panginoon your goodness sa buhay Panginoon ang kapatid namin at isasarayin ng Panginoon ko. Lord, salamat Panginoon dahil Lord, binigay mo yung putang katawan order God na namilala namin siya order God na kasama namin siya sa panibagi order God. At dalangin ko Panginoon na samahan mo kami sa upagang ito, Lord God. Patuloy namin tinataas ang gawain ito, Lord God, na patuloy na yung victory, Panginoon, na nagmumula sa ito, patuloy namin para lang sa through this occasion, Panginoon ko. At sa buhay, sa sarayin, Panginoon ko, ang tanging hangad lamang namin, Panginoon, ay para lang sa inyo, Panginoon, yung joy na nagmumula sa ito, Panginoon ko, as we just celebrate this moment, Panginoon ko. Salamat, salamat, Panginoon ko. Dalangin ko, Panginoon, na para lang sa isisrayin, Panginoon, yung ibayos ko na lahat ng mumula sa inyo, Panginoon. Samahan mo kami, Lord God, at sa mga gagawin pa namin, Panginoon ko, yung patuloy na pumagita sa bawat isa sa aming Panginoon ko. Sa iyo ang papuri, pasalamat at pagsambahin. Jesus name. Amen! Amen. Ayun, sige po, kung ano na po, pumila na po ang lahat ng may mga roses at mga wala pang roses. Pila. Pila na po yung mga kalooban ng Panginoon ng maraming anak. Yeah.
masaya ang maraming pamilya. Congratulations and best wishes sa lahat ng tatahakin yung buhay may asawa. God bless. Congratulations. Pero
sabi ko nga, wala na akong choice kasi siya na yung pinakasalan ko. So, nalapag pa din kasi na, sorry. Kasi nandiyan talaga yung Diyos na gumagabay sa amin. So, yun lang magpapayo ko na huwag niyong aalisin ang Diyos sa buhay niyo. Kasi, sa relasyon talaga, sabi nga ni Pastor nung ano natin, nung ano din, diba, nung counseling, sa isang relasyon, may dalawa lang na nangyayari, either success or fail, diba? So, i-goal nyo na maging success ang inyong relasyon, lalong-lalong sa buhay yung mag-asawa hanggang sa dulo ng inyong buhay. Kasi yun talaga yung goal ng Lord sa buhay natin. Ang huwag tayong paghiwalay, kundi kamatayan lang yung magpapahiwalay sa atin. Okay? Patuloy lang, patulong,
patuloy kayo kay Lord kasi kapag sentro niyo si Lord sa buhay niyo, hindi basta-basta mawawala yung love niya nasa puso niyo. Keep on going at saka keep smiling hanggang sa dumating yung tagapagmana ng mukha niyo. Lahi. Lahi niyo. So, keep on going at keep on going din kay Lord. Thank you sa dahil sa pangalawang beses na ng mga kalanas na bride to be, bridesmaid to be. So, sa inyo lang na, yung parang kayo yung inspirasyon ng mga nandito na single pa para magpatuloy lang ka Lord kasi yung may right moment para sa isa't isa, may right time. At kapag dumating yung time na yun, dun yung mapipil na the Lord is faithful. Thank you and congratulations. Yeah.
Thank you. Thank you. Based on my, ano, sa lagi kong narinig sa mga magulang ko. May binigay ng mercy, ano, mama, ano. Ephesians 5:22-23, wives, be submissive to your own husband as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, just as the Christ is the head of the Savior of the church, which is his body, and as a church submits to Christ, so that so also let the wives to be their own husband in everything. And laging naririnig ko kay mama at kay papa na every time na may kakasal, ang lagi ko naririnig sa kanila, pag may mga ano daw, away kayong mag-asawa, huwag niyong hintayin na kinabukasan pa ang pinag-usapan ng problema. Kung may away, dapat ang usapan na ngayon para hindi mawala yung intact na pagmamahal sa isa't isa. Yun lang. Tapos, be always God with the center. Hindi yung dalawa kayo, pero i-include nyo si Lord sa relationship nyo. Not to be a perfect relationship or a family or husband or wife, pero kung andyan si Lord lagi sa center nyo, magiging successful, ups and downs sa lahat naman ay may pagdadaan sa mga mag-asawa, pero pag andyan si Lord, kapit lang lagi sa kanya. Kaya sabi ni Mama na, be happy always, be a supportive ano, asawa, ups and down. Kaya lang po. Congrats! Trojan! Praise the Lord! Ito po, kasama po sa atin na susunod na ang tagahangad sa damit. Susunod, Jen! Hindi mo talaga ngayon pa, Akasha. Pressure ako, hindi sila. Sabi ko lang, hindi aksidente na nakilala ko si Bro Arthur, no, sa lahat ng ano natin, ng faith relationship natin, no, laging nagbibigay ang Panginoon ng ano, ng good partner sa atin if you have faith in him. Ang message ko lang is sa ating mga babae, in order for us na maging good wife tayo, unang-una dapat mahal natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay magtuturo sa atin ng tamang paraan paano natin alagaan ang asawa natin, mga anak natin, natin. Paano maging housewife. Nandun, if you seek the Lord, nandun yung mga salita niya na ibibigay niya sa'yo. So, ang nais ko lang sabihin is, bago ang lahat, ang Panginoon muna. Yun lang. And congratulations. Maraming salamat sa pag na nakilala ka namin dito sa Logos. And alam ko, makakasama ka pa namin sa darating na buwan. Di ba si Sam? Yeah, congratulations. Praise the Lord. The next po, ayan po yung pinaka-pigil na pigil. Si Ate Gorley, ang pinaka-pagayto sa akin. Oh. Congratulations in advance, Remy. Gagayahin ko lang yung ano, yung napanood ko na para sa Tony Talks, nasabi ni Bayani at Bayani na sa mag-asawa, sa pamilya, hindi mabubuo ang isang pamilya kung wala yung babae na mag-i-stand. Pag bibitaw yung babae, wala hindi buo ang pamilya. Kaya nakasalalay sa mga babae, sa ating lahat, sa mga sundubi na magiging asawa, yung decision mo kung paano mo ikip yung pamilya mo. Kaya, yun lang ang magpapayo ko. And nasigurado naman namin na si Bro Arthur, Michelle na rin, ay ikaw, nandun na si Lord na yung magiging sentro ng pamilya niyo. Kaya, hindi kayo maliligaw. Basta, ano lang kayo. Dalawa kayo na madunatiyan at magpupuri sa kanya. Kaya congratulations in advance. And ang last na mag-asalita ay si Serena. Yung flower mo, Kaps. Ay, yung flower. Yung flower ko na wala. Ayun na. Pag-asalita. Ayun. Pagpasensya ko na po yung mga flower namin maliliit. So yun, ako kasi syempre kami kasi wala mga asawa, no? But siguro ang encourage lang
sabi ngayon niya, sabi ngayon sa salita ng Panginoon, when the time is right, God will make it happen. So, ito yung pagkakataon na pinagkaloob sa'yo ng Lord. Though, sabi nga kanina ni Roger, hindi aksidente na nakilala mo si Brother Arthur, hindi aksidente na nakilala mo kami, na nagkita-kita tayo dito sa church, but may purpose. And naniniwala ako na yung purpose na yun is, uunti-untiin ang Panginoon na i-reveal sa'yo yun kung ano yung purpose mo, para mas mabuo ka na katuwang mo si Brother Arthur. At naniniwala naman din po ako na sa kalooban niyo ng Panginoon, yung pagkakaloob niya sa'yo ng Lord. Maunawaan mo at malalaman mo kung ano ba yung talagang purpose ng Lord para sa'yo. So, yan po, congratulations. Hindi na po ako mag-advance kasi ito na talaga yung moment mo. And the next day is your talagang wedding day. So, congratulations, sis. At hanggang sa huli. Sabi nga ganun, di ba? Pagka nasa Panginoon kasi tayo, may forever tayo. And kahit sa kabilang buhay yan, kasama pa rin natin yung mahal natin sa buhay. Kaya sabi dun sa kanina sa kanta, sa favorite mo daw, nothing gonna stop, di ba? So walang makakapagpigil sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin pagka nasa center natin ng Panginoon. So walang makakapaghatid sa atin doon. Kaya, so congratulations, sis! At see you again and again and again and again here at the church. God bless you always. Yon? Ayun po. Yung flowers po pala yung tuso ko dito. Then ngayon, bibigyan po natin ng pagkakataon naman sa uma, sa ano na to, sa magang to, si Sis Remy na short messages. Victoria na po.